Ito ang variola virus. Ang variola ang sanhi ng smallpox, isa sa mga pinakanakamamatay na sakit sa mundo. Tinatayang 300 hanggang 500 milyong tao ang namatay dahil sa sakit na ito noong ikadalawang siglo lamang. Ang bilang na ito ay 3 to 5 times ng laki ng kasalukuyang populasyon ng Pilipinas. Ang smallpox ay isang malala at nakakahawang sakit. Pero alam mo ba na imposible mo nang makuha ang sakit na ito? Ito ay dahil tuluyan nang napuksa ang smallpox sa tulong ng pagbabakuna. Ang mga bakuna ay ginagamit para mapigilan ang pagkalat ng mga mapanganib at nakamamatay na sakit. Para maintindihan kung paano gumagana ang bakuna, makakatulong na maintindihan muna kung paano nilalabanan ang katawan ng mga sakit. Ang sakit ay madalas dulot ng mga mikrobyo tulad ng bacteria at virus na nakakapasok sa katawan. Buti na lang ang ating katawan ay mayroong immune system na lumalaban sa mga mikrobyo. Ang immune system ay may mga pinapadalang specialized cells para labanan ang impeksyon. Kapag may nakapasok na mikrobyo, nilalaman ito ng mga macrophage upang makakuha ng impormasyon tungkol dito. Tinatawag ngayon ng mga macrophage ang mga lymphocyte para labanan ang mikrobyo. Matapos mapatay ang mga mikrobyo, nananatila ang ilang mga lymphocyte at nagiging mga memory cell. Tinatandaan ng mga memory cell ang mikrobyo para handa silang lumaban sakaling bumalik ito. Nagkakaroon ngayon ang katawan ng natural na immunity laban sa mikrobyo. Sa unang beses na ikaw ay madapuan ng mikrobyo, umaabot ng hindi bababa sa isang linggo para ma-develop ng katawan ang immunity laban dito. Pero sa susunod, handa na agad ang mga memory cell para mabilis mapapatay ang mikrobyo. Ginagamit ang bakuna ang prinsipyong ito para ihanda ang iyong katawan bago ka pa magkaroon ng sakit. Huwag ka ngayon magugulat na ang mga bakuna ay gawa sa mikrobyo. Weird isipin na para labanan ang mikrobyo, magpapasok ka ng mikrobyo sa iyong katawan. Pero ito mismo ang dahilan kung bakit epektibo ang mga bakuna. Ang bakuna ay gawa sa mga pinahina o kaya patay na version ng mikrobyo na hindi mapanganib. Ang isang factor sa pagiging mabisa na bakuna ay hindi alam ng katawan na magkakaiba nito sa mga tunay na mikrobyo. Kapag tinurukan ka ng bakuna, tatakbo ang iyong immune system na animo'y tunay itong inaatake ng mikrobyo. Sasalakay ng mga macrophage at lymphocyte ang mahinang mikrobyo sa parehong paraan ng pagsalakay nito sa mga malalakas na mikrobyo. At magkakaroon ka ngayon ng mga memory cell. Sa ganitong paraan ay madedevelop ang iyong immunity nang hindi ka na-expose sa sakit. At magiging handa ang iyong katawan sakaling dapuan ka na ng tunay na mapanganib na mikrobyo. Meron ka bang mga science question na gusto mong sagutin namin? Mag-comment lang! At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming amazing videos.